Bukas pa rin daw si Secretary Maroha sa posibilidad ng Marpo tandem sa eleksyon 2016. At natanong naman ang presidential sister na si Chris Aquino kung sino ang kanyang susuportahang presidential bet. Ang sagot sa pagtutok na ito ni Salima Refran. Hindi pa raw isinasara ni DILG Secretary Mar Rojas ang posibilidad na maging running mate niya si Senadora Grace Poe sa eleksyon 2016. Ayaw raw niyang pangunahan si Pangulong Aquino pero wala raw siyang ibang kinakausap at nananatili sa shortlist niya si Poe. Oh, the short answer is yes. No? Pero sana tanggapin po ninyo itong pag-aking pagiging bukas no, sa kay Senadora Grace. Hindi yung pagpapababa sa kanyang stature, no? Nirerespeto ko siya. Mahalaga raw kay Rojas na may pagpatuloy ang ani magandang nasimula ng Aquino administration. Pero may mga nagsasabing tila wala rin pinagkaiba si Rojas kay Pinoy at si Rojas daw ay Pinoy 2.0. What's wrong with Noy 2.0? May ambag naman ako sa aking mga karanasan, sa aking mga nagawa na palagay ko ay makakapagpalawak, makapagpatibay ng daang matuwid na kinalalagyan natin ngayon. Ang presidential sister na si Chris Aquino na nagparehistro bilang botante sa Quezon City, natanong kung sino ang kanyang susuportahan sa pagka-presidente sa 2016. Walang direktang sagot si Chris. Malapit daw siya kay Rojas na inendorso ng Pangulo. Malapit din anya siya kay Senator Poe. Kinakapatid ko siya. Ninang ko sa binyag ang mommy niya. Grace and I are friends. Ganito na lang ha. If I will not support the candidate of my brother, I'll shut up. Sa kabila naman ng batiko si Vice President Jejo Marmina ay sa Administrasyong Aquino, sinabi ni Chris na nanatili siyang kaibigan ng mga anak nito. Sinasuspended Makati Mayor Junjun Binay at Ann Binay. Magiging kanilang mga anak ay magkakaibigan raw. Hindi niyo maaalis syempre na when he attacks my brother, it hurts. And I'm sure when Noy says stuff, they get hurt. Pero siguro I'd like to really believe na our friendship will survive. Salima Refran, Nakatutok, 24 Horas.